Hi everyone! Welcome to another video. And ngayon, may introduce ako sa inyo na lagi kong ginagamit. Ginagamit ko to mag-go 1 month na din. Ito guys, yung secret kit ng K-Secret. Yung AHA, BHA, and PHA. So, yun yung alpha, beta, and polyhydroxy acid. So, magandang exfoliator yun guys sa ating skin. So, kiniklaim niya guys na kaya niyang i-remove yung mga acne sa face natin and yung mga scar. Like, after nung acne, di ba minsan nagsascar siya? So, ipapakita ko muna sa inyo guys kung ano yung laman nitong secret kit nila. So, sinasabi nila na itong kit daw ay good for a month. And para sa akin guys, sobra-sobra pa siguro kasi matatapos na ako sa 1 month. But then, sobrang dami pa niyang laman. So, itong kit na to guys is meron ng cleanser. So, tinataas lang siya. And then, we have the toner. Twist mo lang yung cup. Tapos, meron pa siyang another one na sarahan. Yan. So, hindi ko siya tinatapon. Nandyan lang siya. So, ito guys, yung toner nila responsible din sa sebum control. So, yung sebum guys, if hindi nyo alam yun, yung parang oiliness, yung waxy feeling sa ating face na pinoproduce ng skin natin. Next naman ay meron din silang serum. This one is responsible for the firmness of your skin. So, may batak effect siya. So, ayan siya. Meron lang siyang pump. Tama ba? Ano mong tawag dito? I-squeeze mo lang. So, for the last one, guys, is yung kanilang cream which can moisturize your skin. I-twist mo lang. And, yun, lalabas na yung product niya. So, hindi siya, guys, sticky sa skin. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ko ginagamit itong kanilang secret kit. So, let's go. Ganun ko siya guys ginagamit and ginagamit ko lang siya tuwing gabi kasi meron akong ibang morning kit. For the first impression, natutuwa ako kasi na-feel ko na parang na-cleanse niya talaga yung skin ko and parang hindi lang niya na-cleanse, na-deep clean niya yung aking skin kasi parang lahat ng makeup residue sa face ko na hindi natanggal ng makeup remover, talagang na-remove niya kasi pag hinahawakan mo, may ganun factor, yung parang hindi siya madulas na parang wala na talagang product sa skin mo. Tapos ang nagustuhan ko pa kasi pagkagising ko sa morning is hindi oily yung skin ko, so talagang na-control niya yung oil sa aking face. It's good for sensitive skin and hindi niya na-irritate yung skin ko. I-share ko lang sa inyo guys yung naging experience ko kasi parang after ilang weeks, nagkaroon ako ng parang 3 breakout dito. Siyempre, nagtaka ako bakit gano'n. Isa sa mga tingin ko kung bakit ako bine-nakeout is hindi ko nagagawa ng tama yung pag-cleanse sa aking face kasi parang 3 drops lang yung ginagawa ko. Hindi niya talaga nalilinis ng maayos yung aking face. Yung parang may kulang, gano'n. So, ang ginawa ko, in-increasean ko yung product. So, dinamihan ko. Tapos, talagang nilinis ko yung aking face. Hindi talaga ako nagmadali. And then, nawala naman siya. Hindi natuloy yung pimples. So, isa lang yung natuloy. Pero nawala din. So, yung dapat 3 na matutuloy, parang patubo pa lang siya. So, parang natuloy yung dito yung side, yung isa. Pero, nag-dry din siya agad. And ngayon, wala na. Pero, nararamdaman ko pa din. So, kung itatry nyo guys yung product na ito, huwag nyo guys tipirin. And, maging generous tayo sa skin natin. So, para sa akin guys, sinetake care niya din talaga yung acne breakout. Nire-remove niya din yung mga irritants sa skin natin. Like, yung mga stress, yung mga toxins na napupunta sa skin natin. Kunyari, nagbabiyahe tayo. Yung pang-everyday natin na ginagawa. So, minsan nakaka-stress din talaga and nire-remove yun ng product na to. Tapos, napansin ko din na hindi ako nag-peel. Although, meron siyang mild exfoliator. Hindi ako yung parang
nag-exfoliate ng bongga na parang, alam mo yung nagpipil yung skin nyo, hindi ganun. So, walang peeling effect. Ayoko din guys nung may peeling effect, yung parang mag-flaky yung aking face, parang pangit. Parang ang pangit tapalan kasi ng makeup pag ganun. Parang smooth lang siya and soft after ko gamitin. And yung mga times na ginagamit ko siya, ganun lang. So, doon naman tayo guys sa pros and cons nitong product na to. Para sa akin guys, maganda siya kasi parang na-double na yung size niya compared sa before. Hindi ko talaga nakita yung before, pero ang sabi nila is this one will last for a month. Pero para sa akin guys, more than a month pa to sa akin guys, kaya sulit na din siya kung bibili niyo isang kit. So para sa akin guys, is lagpas 1 month nyo siya magagamit. Kasi meron pa siya hanggang ngayon eh, matatapos na ako guys sa 1 month ko. Talagang trinay ko talaga ng mag-1 month para malaman ko kung talagang maglalast ba talaga siya ng 1 month. So ayan, more than a month pa to sa akin. Ang gusto ko dito guys, sa isang kit, ayan, meron na siya lahat. Kunyari magta-travel ka guys, parang nandito na lahat kasi. Parang ito na talaga yung kit mo na pwede mong dalhin kahit saan. Kasi meron na siyang cleanser, meron na siyang toner, meron na siyang serum, and meron na rin siyang moisturizer. Parang ayan na, ito na yung apat na yun. So I like it na hindi niya guys na-irritate yung skin ko. Wala akong guys na experience na redness. And ang maganda dito guys, madali nyo lang siyang makikita kasi meron silang website. For the cons naman, meron ako napansin. So I like it all, pero yung scent nitong moisturizer, hindi ko alam, pero hindi ako fan ng scent niya. Baka magustuhan nyo, pero sa akin, may amoy siya, pero hindi ako ano, hindi lang siguro ako fan ng scent niya. Parang mas okay kung wala siyang amoy. So napansin ko lang dito guys sa cleanser niya, yun nga ang hirap niyang i-squeeze. Hindi mo siya masi-squeeze dito, so hindi mo malabas din yung product. And kailangan mo pa siyang itaktak, so medyo makalat talaga. So pag ginanon mo, juke, gagana siya. So, ayun. Sana nasa-squeeze para hindi siya masakit. So, maganda siguro ito pag nagta-travel kasi kahit madaganan siya, hindi siya masi-squeeze. Pero, pag dito mo lang ginagamit sa bahay, di ba? Parang hirap. Ang hirap gamitin pag hindi siya nasa-squeeze. So, yun lang yung ayaw ko. So, meron pang isa na naguluhan ako kasi hindi ko rin alam kung saan ko nakita yung instruction, pero binasa ko kasi guys kung paano talaga gamitin tong secret kit. And para dito sa toner, kasi ang nakasulat doon, ang alam ko nakasulat doon is ilalagay mo siya sa hands mo, tapos igaganyan mo, tapos igaganon mo. Yun, hindi ko rin alam kung ganun ba talaga. And may nakita ako na gumagamit naman pala ng cotton. Pinalo ko kasi talaga guys yung instruction. And ginamit ko lang talaga yung kamay ko. Tapos nung may nakita akong parang ads nila na meron naman palang gumagamit ng cotton, yun. Tsaka ko lang siya nagamit. Mas okay kung masulat doon sa parang instruction na you can use cotton, di ba? Ang slow. So ayun, pinalo ko lang talaga yung instruction. Kaya ginamit ko talaga yung kamay ko sa paglagay ng toner. So yun lang guys yung aking review about this product. Kung i-rate ko to guys, 4 over 5 or sabi nating 9 over 10. So, I like it. So, Korean brand siya guys. Meron silang website if interested kayo. May nakita din akong stall nila sa Algorier Mall sa tapat na LC Waikiki. Pag mapapadaan ka sa Algorier Mall, meron sila doon para mas makita niyo yung product. Meron din sila guys website which is ksecret.com. I recommend it para sa mga sensitive skin, para sa mga may acne breakout kasi natatanggal niya yung mga acne and yung scar after that acne breakout na yon. Para kasing hindi lang superficial yung pag-aalaga niya sa skin mo, but yung hanggang loob guys ng skin mo. Meron nga pala ako dati ditong parang scar dito, yan no, pero parang nalesen yung pagka-bumpy niya. So, para sa akin, hindi siya talaga anti-acne. Pero, once na nagkaroon ka, ito yung parang mag-aalaga sa skin mo once na nagka-acne ka. Kasi ako guys, hindi talaga ako yung maraming mag-acne. Pero, parang seasonal lang siya or parang hormonal lang. Kaya talagang tinagalan ko rin yung paggamit nito. So, talagang inantay ko din talaga kung magkakaroon ba ako ng acne before and after ako mag- monthly period. That's it for the day guys. Sana may mga nakuha kayong info about this product. Meron din pala sila guys Instagram account, so you can visit them. Yun lang guys, maraming salamat guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. See you next time. Smash the good vibes. Bye!